senador ni Panelo na dating anti-Marcos, naging parte na ng Marcos Loyalist. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Sa kabila ng paninira ng mga dilawan kay PBBM, marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta sa kanya. Attorney Salvadorpanelo, na kilala bilang anti-Marcos, parte na ngayon ng mga Marcos Loyalist at suportado ang Marcos administration. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Ana. At magandang umaga po sa ating SMNI Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito naman po uli ang inyong serbisyo publikong programa na disenyo at nilikha ni Pastor Apollo C. Kibuloy upang kami po ay maging tulay ninyo, kaugnayan ninyo sa inyong mga suliranin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alright, at dahil kami ang magiging tulay sa inyong mga katanungan, pwede niyo po kaming tawagan sa 8887-1640 sa aming cellphone number 0917-546-0609. Direct line po kay Secretary Panelo. Pwede lang po ha. Huwag po kayong tumawag. Mag-text lang po kayo kay Atty. Panelo sa 0917-777-5105. At dun po sa mga nice magtanong sa amin via Zoom, meron po tayong mga Zoom link. Makikita niyo po yan dun sa chat box po na ating mga social media accounts. Alright. So Atty. Panelo, marami din kasi tayong mga katanungan na hindi natin nabasa nung last time. At ilan dito ay gusto kong basahin. Okay. At para maitanong sa inyo habang later part pa yung ating magiging panauhin sa araw na ito. From Cindy Valle, sinabi niya, Atty. Baka pwede po ninyo i-share ang inyong naging karanasan like, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tamang-tama kasi yesterday was the 105th birth anniversary of the former president. Actually, ano bang karanasan ko? Ang una naming pagkikita ay nung ako'y palagay ko first year college, so bagong graduate sa high school. Nung siya'y tumakbo noong 1965, presidente ng bansa. Mm-hmm. At ako naman, PPP Youth Army ni Raul Manglapus at the time. Ako'y ninyayahan ni Governor Trevino ng Camarines Sur na humarap sa kanya. Nagkataon, nasa Naga siya. Dahil ako po'y graduado ng Naga, University of Nueva Cáceres. Yung huling taon ko sa high school, doon ako nag-graduate. Pagdating ko doon, madalit sabi, kasi kandidato siya. Kaya ako naman nandun sa kabilang partido. Mm. Ako ang PPP Youth Arm ni Raul Manglapus eh. Okay. At sabi ni Governor Trevino, Sal, sabi niya, dito ka na sa amin. Sabi ko, nandito na ako kay Senador Raul Manglapus. Hindi, di naman mananalo yan eh. Sagot ko naman, kaya nga ako nandito eh. Para matanong akong manalo eh. Tapos sabi naman ni Governor Trevino, birthday ni Senate President. Birthday niya at the time eh. Sabi ko naman kay Senate President Marcos, Happy birthday, Mr. Senate President. And if there is nothing more to talk, may I excuse myself. O yun ang una naming encounter. After that, kalaban ko na siya for 20 years. Kasi nga, naging aktivista ako. Mm-hmm. At sa punto ng violation ng human rights, ang perception namin, eh, yung mga military niya at mga pulis, nilalabag ang karapatang pangtao ng mga kumukontra sa kanya. O kaya, nandun kami sa kabila. Kaya lang, nung manalo naman kami ni Cory Aquino, nandun kami sa grupo ni Cory. Aba, one time, nandun ako sa Manila Hotel, yung mga loyalist ni Marcos, mga Marcos loyalist na nagra-rally doon,
pinagbabatuta ng mga pulis, minahabol nila, hinahataw nila. Sabi ko, mali yata ito. Kala ko ba, galit tayo sa ganitong pamamaraan. So, nung makita kami... So, parang wala rin nagbago. Nung makita kami ni Joker Arroyo, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, na kaibigan ko at kababayan. Sabi ko, Joker, kailangan mag-issue tayo ng statement sa Mabini. Kasi member ako na Mabini, yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism. Kami yung mga kalaban ni dating Presidente Marcos nung nasa kapangyarihan siya. Kami nila Joker Arroyo, Bobich Sanchez, Feli Aquino, yan, sila Padilla. Basta marami kami yung mga bata. Sabi ni Joker, hindi pwede sal. Sabi ko, bakit? Eh, kakampi tayo ni Cory. Sus Mar Joseph, ako nagkamali pala ako ng sinamahang grupo. Eh, hindi nga ako, mas masahul pa tayo ngayon. Kasi nilabanan natin si Marcos sa punto ng violation of human rights. Eh, eto tayo ngayon, hindi pa pwede. So, I started breaking away. Ako po ang una na nag-protesta. Siguro mga 2-3 months to the presidency of Cory. Ako po ay nag-hunger strike sa tapat ng Malacanang. Ako ang unang-una nag-hunger strike isang linggo. Kasama ko yung mga iba't ibang spiritual groups. At siyempre, binabatikos ko na yung pamahalaan. Kaya busit na busit sa akin. In-expel nga ako ng Mabini. Oh. In-expel nga ako nila. Anyway, and then, after that, ako po'y tumuli na sa akin law practice at kinuha ko ni Ginang Imelda Marcos na kanyang abogado. Hinanyayahan ako sa Hawaii. Pero pagdating ko noon ay comatose na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senior. Kaya after 1 week, bumalik na ako at tinuloy ko na yung ako ang lumabas na leader ng mga Marcos Loyalist. Kasi ngayon naapi sila eh. Kaya kami ninilo tayo, kami ang nag-organize ng lahat ng mga marcha laban sa Cory. O, yun ang aking karanasan po. So from being an anti-Marcos, later on, naging part na kayo ng loyalist ni former President Marcos. Kaya yun po ang tinatawag ko na consistency. Kasi kung ang pinaglalaban mo noon ay yung mga lumabag sa karapatang pangtao, kahit nakakampi mo dati yon at lumalabag siya, kailangan labanan mo na. So, hindi talaga yung, wala talaga dapat sa personality, sa tao yung suporta. Yung sa prinsipyo yung talaga. Yung prinsipyo kailangan. And tuloy mo kahit nasaan ka. Alright. Another message po, sabi dito, from Sacha Tado, sabi niya, good morning po, Attorney Sal. Ano po maipapayo ninyo sa kasalukuyang administrasyon patungkol sa nararanasan po na nasa 2.9 million na Pilipino nakakaranas po ng gutom sa nakaraang 3 buwan? Ito ay base sa inilabas na datos na SWS survey ng kanilang ginawa sa second quarter po ng taon. Eh, unang-una, hindi ho tayo magmamagaling at pangungunahan natin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The fact alone that he assumed the Secretaryship of Agriculture, nagpapakita na alam niya ang problema ngayon. Kaya nga siya naririyan. At alam natin na may mga programa ho ang gobyernong ito upang tugunan ang suliraning yan. Kaya makakaasa po tayo na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay gagawa ng mga kaparaanan upang mawala yung mga pangamba at saka yung pagdaranas ngayon ng sinasabi niyong ilang milyong Pilipino na nagugutom. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!